At ayan po, patuloy po tayo dito. Kung mapapansin nyo po yung barko na yan, puno ng buhangin. Yan po ay panibagong batch ng buhangin mula sa Zambales. Yan. Yan po, at pupunta naman tayo dito sa may gabundok na buhangin kung ano yung mga nagaganap dyan, mga katropatips. Ayan, parang nagpapatag na po ata sila ng mga buhangin at nilalatag na po muna nila. Ayan, dito sa area ng phase 2. So kaya lagi lang po kayong makiki-update, at kung may mga katanungan kayo, mga tropa peeps, comment down below lang po para masagot natin yung mga inyong katanungan. Ayan, good morning sa mga katropa peeps natin diyan. Ayan, kung kayo ay nasa Luzon, Visayas at Mindanao, at kung saan panig man kayo ng mundo, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi. Ayan, patuloy tayo sa pag-update sa inyo kung ano yung mga nangyayari dito sa Manila Bay. Ayan, mga katropa peeps, kung mapapansin nyo, meron tayong panibagong batch ng buhangin na nagmula sa may Zambales. At ito nga, at hinahauling nila mula dun sa barko papunta dito sa area ng phase 2. Ayun, tatlong bakho po ang nag-ooperate dito para po mabilis na naayos itong phase 2. Ayan, ikutan natin na yung barko. Ayun, tuloy-tuloy lang tayo, mga tropa peeps. At pasalamat tayo at nakapasok tayo dito kasi medyo restricted area pa rin to eh, kasi nga under construction, under rehabilitation. Ayan, naghihigpit sila. So ayun, yung ito nyo, dalawa na pala, mga tropa peeps, dalawang barko na pala ang dumating dito para maglagay ng buhangin. So, yan, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng update para sa inyo, mga tropa peeps. Ayun. Nakakatuwa lang, di ba? Isipin nyo, hindi natin namamalayan ay paganda ng paganda ang ating Manila Bay. Oh, di ba, mga tropa peeps? Siyempre kung iisipin nyo, hindi na sayang yung pondo ng gobyerno, di ba? Wala pong nasasayang dahil napapaganda eh. Wala naman pong ninanakaw. Nakikita naman po natin ang naging outcome ng Manila Bay. Kaya ang hinihiling lang natin sana doon sa mga bumabatikos ay itigil na po ninyo, kasi kagaya po ng ganito eh, napaganda po ang nangyayari. Kung may papakita ko lang sa inyo ng buong-buong araw eh, talagang malaki yung pagbabago. Ayan. Ayan, siguro pagkatapos nitong i-hauling itong kulay blue na barko na ito, ayan, pupunta uli sila ng Zambales para kumuha ng panibagong batch ng buhangin at para ilatag dito. Yun! Yeah, mga katorpa peeps, lalo-lalo na sa mga migrante at OFW natin, yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin, yan, pasubscribe na lang po para updated kayo sa mga videos natin. Ayan, siguro mga kalahating araw, tapos na tong bulo na to.
makikita natin dito, lalatag na yan dito. Yan, mga tropips, lalatag na yan. Papunta doon sa dulo. Ngayon, pag nakapunta na yan sa dulo, ala, ayan na. Medyo maganda-gandang labanan na yan. Andyan na yung marami ng tao. Nakaka-ready na maligo. Dadagsa na yung mga foreigner dito para maligo sa Manila Beach. At ayan nga, no? Makwento ko lang. Kasi nung dati, naalala ko, bata pa lang ako. Siguro, dinadala kami ng tatay ko sa may Rojas Boulevard. Talagang napakalinaw ng tubig doon. Wala kang mamulasang-sang. Talagang, kung literal na blue, talagang literal na kulay blue ng tubig. Tapos yung mga nagkalauna na, medyo tumatanda-tanda na tayo. Aba, iba na ang Manila Bay. Hindi na blue makikita mo. Itim. At puno na siya ng basura. Yun, wala nga ang nagme-maintain. Kaya napakasakit para sa ating mga taga Manila na nasiraan tayo ng isang magandang lugar, magandang dagat. Di ba? Pero buti na lang at merong isang tao at sa tulong din ng mga kanyang mga gabinete, sa tulong din ng kanyang mga supporters, yan, unti-unti niya nang binabago muli ang Manila Bay. Kaya nagpapasalamat kami at yung iba nagpapasalamat talaga sa ating mahal na Pangulo dahil pinapaganda niya ng gusto ang Manila Bay. Bukod dyan, hindi lang po Manila Bay ang pinapaganda niya, mga tropa peeps. Kung narinig niyo po yung build program ng ating Pangulo, makikita nyo sa ibang vlog. Natry ko, meron akong na-cover nung mga nakarang araw, yung isang proyekto ng ating Pangulo, dito sa may bandang C5. Ito ay Southeast Expressway na magsisimula sa may Taguig, papunta naman sa may Batasan, Quezon City. So, yun nga, bukod doon, meron pang proyekto yung ating Pangulo na yung LRT extension. Ito naman ay mula Baclaran, papunta naman siya ng Cavite. At marami mga katropa, peeps. Kung matatandaan nyo yung Buendia, ang labas mo na North Expressway, NLEX. Yan. Yan po ang mga proyekto. At kung mapupunta kayo sa BGC, meron naman po dyan Mandaluyong to BGC na Tulay. Yun, malapit na pong matapos yun. Yun po ang mga proyekto ng ating mga ng ating Pangulo, mga tropa peeps. Diba? Napakaganda. Tsaka hindi na ganun ka bigat ang traffic ngayon dahil nga sa tulong ng ng expressway na skyway na mula North Expressway ang lalabasan mo na Makati na sa may malapit sa Buendia. Kasi yung ibang mga kaibigan nating empleyado kadalasan minsan nasa malalayong lugar pa. Kaya, nung mga panahon na yun, nagta-traffic. Pero ngayon, ito, konti na lang po ang traffic ngayon. Hindi na grabe, katulad nung mga nakaraang nakarambuan. Kaya, talagang malaking pasalamat natin dahil nga, merong taong nag-isip para mabago ang Pilipinas. Yan. Kaya, sa may mga gustong mag-comment, at gusto magbabate, gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo para mabasa natin at mabati natin kayo. Siya nga pala, shoutout nga pala sa kapatid ko sa may UAE, ayan, Suset. Ayan, hindi ko nababanggitin yung apelido. Ayan, ingat ka dyan lagi. Ha? Pati yung mga kasamahan mo dyan, ayan. Ayan, lagi kayo mag-iingat dahil ewan ko kung okay na ba yung ano dyan, yung may vaccine na ba dyan o okay na ba yung UAE ngayon?
Yan, ingat, basta ingat lang dyan. Alright. Yan, sa mga susunod na araw, malamang to mga katropa pips, ay latag na. So ang hihintay na lang natin yung Dolomite Sun para mas maganda at mas ma-attract yung mga foreigner natin maligo dito. Ayan. Yan ang mga panibagong update natin mga katropa pips, ha. Yung pag-howling. Kasi mula dito, parang sinusudsud na nila doon papunta ron. So, kaya lagi lang kayong update sa mga videos natin. At sana magkaroon din na dito ng ano, no, ng fishing area. Kasi kadalasan, maraming namimingwit dito araw-araw. Nung wala pang pandemic, nung hindi pa naayos, meron na rin namimingwit dito. Sana lagyan din. Pero balita ko, maglalagay daw talaga sila ng fishing area para sa mga mahilig mamingwit dito sa Manila Bay. Yun, at sana makabili tayo, no, ng mga sariwang isda. O, diba? May fishing area na. Doon sa mga namimingwit, kung gusto nilang ibenta yung mga nahuli nilang isda, ayun, pwede nating bilhin. Yan ang kagandahan ng pagbabago dito sa Manila Bay. Yun, yung isang kaibigan natin ay nagpapalipad ng drone. Kumukuha siya ng aerial videos. Yan, kung mapapansin nyo. Yun. Yan. Oh, di ba mga tropa pips? Ang saya-saya, di ba? Alright. Sa ngayon, hindi pa tayo makakuha ng drone. Dahil medyo mabigat-bigat pa yung halaga niya. Talaga mabigat sa... Mabigat pa talaga yung halaga niya. Kaya... Taste muna tayo dito. Yan, tuloy-tuloy lang tayo mga tropa pips. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, yan, pakisubscribe na lang po para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Yan, at huwag niyo pong kalimutan i-subscribe si Pinoy Vlogger PH sa kanyang channel. Ayan po. Pinoy Vlogger PH. Magkalimutan. Pati si Kuya Goods. Yan. Like and subscribe na rin kay Kuya Goods dyan at Pinoy Vlogger PH. Ayan. Ayan po. Kung narinig nyo si Sir Pinoy Vlogger PH, huwag nyo pong kakalimutan ang kanyang channel. Marami po kayo mapapanood sa kanya ng mga updated video mula sa pangyayari dito sa Manila Bay. Yan, tuloy-tuloy lang tayo mga tropa pips, ha. At yun, lagi ko yung bibigyan ng update dito nga sa Manila Bay. Bukod dyan, tataray kong mag-cover sa mga ibang proyekto ng ating mahal na Pangulo. Yan. Sa mga kaibigan nating OFW dyan, ako. Yan. Lagi po kayong susuporta, lagi po kayong manunood para lagi naman din kayong updated dito sa Manila, lalong-lalo na dito sa Manila Bay. Baka malay nyo, pag-uwi nyo, hindi nyo na pala alam ang itsura ng Manila Bay. At least, dito pa lang sa vlog na to, ay nakikita nyo na kung ano yung pagbabago at nangyayari sa Pilipinas. Kaya, shoutout sa inyo, saan man kayo panig na mundo. Ayan. Ingat-ingat po kayo dyan. At yun nga, lagi nga susuporta sa proyekto ng ating mahal na Pangulo. Ayan.